Opo, sorry. Nung last ko na video, talagang ako ay disappointed dun sa kanilang model na ni-review po natin. And you can check it. Nandun po sa taas yung link. Na-discourage po ako kasi ilang Opo na rin yung ating ni-review. And all of those were very impressive except for that one. Pero lahat binawi dito sa bago nila na launch na phone, which is the Oppo A94. 2 thumbs up. Hindi po kayo magkakamali sa pagpili na to na unit. This is this cost only at 13,990. So, ang ganda nung box na yung pag-box ng Oppo ngayon. I don't know what colors this, hindi ko pa siya na-check, but nakalagay dito is Oppo A94. Kala ko nga Avengers eh. Glossy. Okay. Embossed siya tapos glossy. Tapos sa side makikita natin yung A94. So yung mga specs na highlights nila is meron siyang dual view video. Kaya sinubukan namin to. Sinubukan din namin tong dual view video. Meron silang 30 watts na VOOC flash and yung AI color portrait for their video at 4310 na milliamp hours para sa kanilang battery. Ito ah, 13,990 lang guys. Inukuha natin is 8 gig na RAM at 128 gig na internal storage and the color is fluid black. Meron ding isa pang color nito, which is the fantastic purple, pero yung i-unbox po natin is the fluid black. Very premium po siya. Marami na pong nag-review nito and most of the reviews naka-focus po dun sa mobile gaming. Kami naman, we will be giving an insight on how we used it based dun sa experience ko for 2 weeks based since sa content creation namin at saka dun sa personal use ko on regular basis because I tried to put my SIM on this phone. Pangalawang phone na to na sinubukan ko po na gamitin personal. Nilagay ko po yung aking personal SIM and I did enjoy it. So meron silang small box. Ang laman ng small box is tereren, the jelly case. Salamat. Kasi yung iba walang jelly case. Yung kanilang SIM card ejector. Kanilang quick guide. Yung mga usual po na paperworks. At saka meron po silang safety guide. Of course, the phone itself. Yan. The separator. Yeah. Tapos ito yung kanilang battery talaga na VOOC, no? Na 30 watts. Laki. Meron din silang okay, naka Type-C, USB to Type-C na cable. At ba meron pa silang surprise, ha? Surprise nila, tingnan niyo. Meron silang panadala na 3.4mm na head jack, headset. Very seldom na yung nagpapadala ng headset. Talagang ginalingan ni Oppo. Kasi nga, kung gamer ka or kung millennials ka, ang gamit mo dito is either nag-game ka or nagsa-social media ka o nanonood ka ng Netflix o nakikinig sa Spotify or nanonood ka ng YouTube. And hindi mo na kailangang hassle pa na maghanap ng headset because nilibre na po ng Oppo A94. Marami pong salamat by the way sa Metro V Mobile Shop for providing us the phone. Sila po yung partner po namin and without them supporting us, naku, hindi po kami makakagawa ng content. Okay. So, ito po yung phone nila. Actually, ang color nito is fluid black. So,
o fluid ba? From dito parang light dark gray, tapos dito is parang siyang nag violet sa likod. Ha? Fluid ba siya? Parang nga siyang may nagre-race dyan eh. Glossy. So alam naman natin, pag glossy, glossy matte ba to? O glossy nga? Malapitin to sa smudge. Okay? So yung likod niya, tignan nyo. Diba? Very stunning. Ang ganda. Meron siyang quad camera and AI, tapos yung dual LED flash niya. Ang likod niya, I think this is made of, nangyan natin ha, full specs niya. Okay. I think this is made of plastic, kasali yung kanyang frame. Okay. Okay. So, on this side, na yung power button niya, tapos sa ilalim is yung kanyang speaker grill, yung kanyang Type-C adapter, at saka yung kanyang para sa head jack niya na adapter, 3.4mm. Tapos on the side is the volume rocker. And then yung sa tabi is yung kanyang SIM card at saka memory tray. Tapos sa taas is microphone. Tapos ang kanyang aba meron na siyang, tingnan natin. Ang kanyang unlock is nasa screen na. Okay, di ba? Yung isang ni-review natin na which is the Poco X3 nasa side pa. Tapos ang kanyang naka-punch hole na po ang kanyang camera sa front. Okay. So, yun po yung aking unang observation. Next na observation ko po is magaan. So, alam na po natin kapag magaan po siya. It's because AMOLED po yung kanyang display. And you heard it right. AMOLED po siya. 13,990. And then, I find it impressive kasi nga, nung last ko na-review, ang sinasabi ko, sana may dumating na 8GB, tapos na RAM, tapos 128 at least yung kanyang internal memory, tapos naka-AMOLED, at yung presyo niya is mag-range ng below 14,000. At yun na nga, biglang dumating etong Oppo A94. Now, this is an AMOLED, yung kanyang screen at 430 nits. At yung peak niya is 800 nits. At ang kanyang pixel density is at 400 ppi. So for those na particular po dun sa ppi, kita po natin na mataas naman po at 409 pixel per inch. Also, ang kanyang OS na ginamit ito is Android 11 na po. So, hindi mo na kailangan mag-upgrade. Android 11 na po siya. Unlike po nung isang na-review namin very recently na almost the same niya, 1,000 lang po yung difference, na sa Android 10 pa po siya. Now, let's talk of the camera. Mamaya, sabihin namin yung experience namin on the field. Nung gumawa po kami ng video, nag-shoot po kami ng video using po itong Oppo A94. Ngayon, ang kanyang camera, since quad camera po siya, yung main shooter niya is a 400 megapixel yung wide, and then meron po siyang 8 megapixel na ultra wide at 2 megapixel na depth and 2 megapixel na macro. Meron po siyang lens flash, high dynamic range at panorama. Yung etong phone na po, yung rear camera niya, meron po siyang video na kaya niyang umabot hanggang 4K po. 4K ha, 4K video at 30 frames per second. Kaya niya rin 1080p at 220 frames per second. Ngayon, pag nagbibideo ka tapos wala kang stabilizer, hindi mo na kailangan, or at least meron na siyang technology that could help you because meron siyang enhanced image stabilization.
Yung kanyang front camera naman is at 32 megapixel. And meron siyang high dynamic range na po na feature at kaya niyang mag-shoot ng 1080p at 30 frames per second. So far yung po yung kanyang features na na-appreciate ko sa phone na to. Ngayon, we will not be talking much dun sa experience na gaming because alam na natin, sinasabi na this is a gaming phone na napakamura because of the RAM na malaki. So, kayang-kaya niya yung mga mabibigat, which is yung pinaka-common naman is yung Mobile Legends, tapos yung Call of Duty, yan. Ngayon, we tested this phone dun sa aming content creation. And one thing that I appreciate talaga is the quality of the camera, especially yung 4K. Nag-try po kami na mag-shoot at 4K resolution. Gumawa po kami ng isang commercial for Liniment Oil at sinubukan ko po yung 4K na resolution. It is really good. Kaya alam po, nung nag-edit na po kami, medyo mabigat. Mabigat po siya. At 2 minutes, less than 2 minutes po na commercial, tumakbo po siya na mga nasa mga 3 gig yung 4K resolution niya. But the quality nung output is very good and very stunning. So, hindi naman kami nagsisi. So, if you wanna shoot a video, pwede na rin yung 1080p at 3220 frames per second. Next, yun. Though yung Poco X3, meron din siyang dual view video. This one is meron din po siyang dual view video. Ang napansin ko lang dito sa kanyang camera, siguro it's because of the AI. Yung isang phone na previously ginamit namin, every time nag-shoot kami o pag gumagalaw yung eyes or yung face ng subject, na nag-change yung kanyang background. Kita mo sa camera gumagalaw, nag-zoom out, zoom in, zoom out. Dito is steady siya. Just like nung output nung ginagamit namin before, which is yung Samsung Note 10. So steady lang siya, hindi mo na kailangan mag-adjust na mag-adjust. Pwede mo siyang i-shoot simultaneously, dire-diretso. Kahit yung subject is nagmo-move or na yung ulo niya is lumilingon siya. So okay lang po, hindi po mag-adjust yung ilaw. Also, one thing that I appreciate with the camera when you're making a video is meron po itong pag nag-video po kayo, kung yung doon sa isang phone, eh, kailangan mo na pag i-check mo yung level niya, naka-straight line. Dito is meron siyang face, ilalak niya yung face mo, and then lalabas yung square. Yan. So, pag lumabas po yung square, ibig sabihin, yan, ano, yung rectangle. Pag lumabas po yung rectangle, ang ibig sabihin po niyan is level po yung phone plus ika-capture niya po yung nakikita niya na image. Yeah. So, ganyan po. So, very convenient po yan. Kasi, kung meron po kayong tripod, dun sa tripod, meron po kasi yung leveler. So, makikita mo dun kung level po ba yung camera mo. Eh, paano kung wala? Paano kung nakahawak lang po kayo? Nasa field po kayo? So, mahirap naman po kung nakatagilid. At least dito, nakikita mo na yun. Yan. Isushoot niya. Sa lalagay niya dun sa rectangle. Also, dun sa camera niya, meron siyang extra na high definition. Siguro dahil yung video niya merong 4K. So, yung kanyang camera is meron ding extra high definition. Meron din po siyang Pro Expert at meron din po siyang text scanner. Now, when we tested this, ginagamit ko yung aking phone for personal use, this one. Naglagay ako ng isang SIM. At the same time, as we're shooting it, hindi ako naka-encounter na ito po ay naglalag o kaya ito po ay nag-hang. And then, because of the battery na sinabi ko nga kanina, that is 4,310 mAh. Sa experience ko, umabot naman siya ng full day. So, yung aking charging is pagkagabi na. And then yung charging niya, because of the 30 watts, oh, yung 30 watts niya, full charge siya nasa mga 2 hours lang.
Okay? Very convenient para sa akin na dapat malaki yung wattage niya para kung mga on the go tayo, kahit few minutes lang is aakyat na kagad yung battery level mo at pwede mo na siyang magamit. Okay, I'm very impressed with the Oppo A94. Ang lagay nila na camera, tapos yung kanyang design. Yung sa likod lang pala, sa camera niya, medyo bumpy din siya. Let's try. Hindi naman masyado. Dito na side yun. Pero meron ka namang casing para lang maiwasan na magasgas yung lens mo, yung dito yung hover ng lens mo. Okay? So, ang downside lang nito is one, is yung kanyang processor, yung kanyang CPU. Yung CPU niya, we tried to check kung ang ginagamit kasi nila is ginagamit nila na CPU is the Helio P95. So yung Helio P95, just to give you an idea, na mga low na po yung kanyang ranking. So from 1 to 100, nasa number 56 na po siya. Unlike po nung 12990 na phone na ginamit natin, nasa ano siya? Ano ba? Snapdragon 732G. But still, ang performance level nito is very good pa naman yung kanyang score. Also, yung kanyang GPU, ang GPU na ginamit niya is GM9446, which ranks number 43. Okay? So, yun ang kanyang ranking in terms po dun sa CPU and sa GPU. In general, sinabi ko po sa inyo, yung Oppo talaga po ay bumawi dito sa Oppo A94 nila na variant. So if you do have any thoughts, opinions, or concern, we would like to hear it. Iwan nyo lang po dun sa comment section. Kung meron po kayong mga questions, and then huwag nyo lang pong kalimutan, subscribe po yung aming channel. So this is FGB. Salamat. Huwag ang pinganunay, mga kahuan.